oras ng makihula, makisaya at manalo ng papremyo dito sa Family Feud. Please welcome our host, ang ating Kapuso, Dingdong Dantes. Magandang hapon mga Kapuso in Bisaya. Maayong hapon sa inyong tanan in Maranao. Mapiya a oras mga Kapuso. And if I may borrow or use in Australian, at the accent of our Australian friends, good day, mate. Did I do it right? No. He said no. No. Joshua, how should I say it again? G'day, mate. G'day, mate. There you go. G'day, mate. Welcome po sa pinakamasayang family game show sa buong mundo. Ito ang... We would like to give a warm welcome to our visitors from the land down under together with their Pinoy families. At ipakikilala ko na po sila. Starting with the first team, sila, ang Kwelang family from Sydney, Australia, na napaka-active sa social media. Naku, with almost 7.8 billion followers online, let's welcome ang pinakabagong members ng Sparkle family, the Blackman family. Oh yeah! Pinangungunahan ng dating Nurse Australia turned full-time content creator. She's originally from Lamot, Ifugao. Yes. Yes, please welcome Geraldine Blackman, Geraldine. Yes. Hello, Geraldine. Hi, Dingdong. Nice to meet you. Nice to finally meet you in person. Yes, nice to meet you and your family. Geraldine, sino-sino makakasama natin sa Blackman family ngayon? Okay, eto na. This is my nonchalant, as our followers know. Yeah. Nonchalant but very supportive, understanding, and loving husband, Joshua Blackman. Welcome, Joshua. Ito na ang pinaka maaura kong pinsan, and he's also a CPA here in the Philippines. And this one is Rainya. And my favorite pinsan, Ryan. What's up, Ryan? At syempre, hindi kumpleto ang Blackman family kung wala ang dalawang cute kids na kasama nila dito, sina Nemo and Jet. Hello, Nemo and Jet. Can you kindly join us here, please? Yeah, hello, Nemo. What's up? Hello. Nemo, short for Geronimo. Hello. How are you? Do you want to tell everyone? Okay. Hello. Hello, Kapuso. I'm 4 and I'm Jet. Oh! Wow! What do you want to say to your Filipino fans? Good day, mate. There you go! Wow! Palakpakan po natin ang Blackman family. Good luck. And I hope you guys enjoy the game. Ito na mga makakalaban nila. Sila po ang mga anak na celebrity doctor na si Dr. Vicky Bello at businessman Ato Henares kasama ang kanika nilang spouses. Let's meet the Henares-Pitt family. Yo! At ang kanilang team captain. Of course, the team is fronted by multi-awarded filmmaker, producer, musician, among many others. Yeah. Direct Juan Henares. Direct, welcome to Family Feud. What's up? First time namin sa Family Feud ever. Oh, so, ito na. Sobra excited ako para sa inyo. Quark, pakilala mo naman please ang miyembro ng Henares-Pitt family. Oo naman, Dong. So okay, sa aking kaliwa, ang napakaganda kong asawa. Also known as Yuzon, the musician. May bago po siyang single. Ang pamagat ay graduation. Graduation. Pakinggan niyo ngayon. Sobrang ganda ng ganda. Ang aking prinsesa ng Bello Empire. There you go. Ang aking ate, no? Si... excuse me, ha? Ako yung bunso. Scarlett na yung bunso. Ay, si Scarlett na pala ang bunso. Hindi na pala ako. Oh my God. Okay, Crystal Henares. Hi, Crystal. Hello. Thanks for having us. Our pleasure, Crystal. That's our pleasure. And last but not least, ang token na fam ng grupong ito, no? Yeah. So, the hotelier, vagabond, chef, Mr. Justin Pitt. Justin! Yeah.
Na nakatula kami ngayon. Dahil? As a symbol of nosebleed, no? So, pag may tanong, not only can you please speak in English, but not only English, in an Australian accent. You na. So, yeah, so let's get this ball rolling. That's a New Zealand accent. Sorry, I was to say, that's from New Zealand. You gotta get it right. And New Zealand pala yung... How different is it, Justin? I mean, It's the way we pronounce our vowels and then to do with the S's. So we say fish and chips and they say fush and chops. So very similar, but also a little bit different. Yeah, like it sounds really different. It does, yeah. A bit like your dialect here. Correct. Yeah. Don't worry, you'll have a great time, Justin. I'll keep you honest, don't worry. I gotcha. Si Drake Quark po ay busy rin sa kanyang bagong agency na based sa Singapore na ang tawag ay... Saya. Ano ang ginagawa ng Saya? So, Saya, ano siya? Growth agency, consultancy, sa mga brands na gusto magka-in-house ng mga creative teams. Aside from Saya, meron kang pelikula, Direk. Yes. Please tell us more about it. So, it's starring Maris Racal. It's based on a true story. It's a black comedy. Ang pamagat po niya ay Marupok AF. Marupok AF? Yes, diba? Sa online streaming bro. At least forever yan. Okay, got it. Kala ko, oo. Pero sa streaming pa'y palalabas o may theatrical run? Yes, soon makaka-streaming po siya. So, watch out for updates. Good luck, correct? Thank you. Good luck, Team Henares-Pitt. Good luck, Blackman Family. Here we go. Alamin na natin ang sabi ng survey. Geraldine and Drake Quark, come on, let's play round one. Good luck. Stress nito. Ito. Nag-survey kami ng 100 Pinoy and the top 6 answers are on the board. Bukod sa uminom, maglasing, anong kadalasang ginagawa ng taong nabigo sa pag-ibig? Geraldine. Umiiyak. Survey says. Alright, pero Quark, pwede pa natin kunin ang mas mataas. Again, bukod sa umiinom, anong kadalasang ginagawa ng taong broken-hearted or nabigo sa pag-ibig? Nakikinig ng mga malulungkot na kanta. Yan! Nagsisenti sa music? Totoo yan! Nako, senti music! Uy! Pero naniniwala ako meron yan. Anyway, Geraldine, pass or play? Play! Alright, let's go play Blackman Family! Alright, Joshua, aside from having a drink, what does a broken-hearted person usually do? Listen to music. Oh, he just said it. Oh, listen, but that's right. But the thing is, they already said it. It's okay. Ramiel, bukod sa uminom, kadalasang ginagawa ng taong nabigo sa pag-ibig. Nambla-block sa social media. Binablock? Binablock sa social media? Survey says. Oh. Ayan, Henares-Pitt. Pwede na kayo mag-huddle. Ryan, kailangan makuha natin to. Bukod sa uminom, ano kadalasang ginagawa ng taong broken heart? Nagwawalwal o lumalabas? Nagwawalwal. Survey says. Alright, guys. Here we go. Justin again. Aside from having a drink, what does a broken-hearted person usually do? They go straight back out and date again. They date again. Okay. Krista? Spend time with family. Oh, good call, yeah. Sila awesome. Naman talaga yung nandiyan para sa'yo. Awesome, exactly. Yeah, that? Ako po, kain ng chichirya at ice cream. Kakain! Ayun! Kain ng kain! Greg Quark, iba-iba yung sinabi nila. Pero isa lang kailangan natin, again, bukod sa uminom. Pag sinabi natin uminom ng alak, magpakalasing, kadalasang ginagawa ng taong nabigo sa pag-ibig. Mukhang ano, no? Spend time with friends and family. Yeah. Doon tayo. Okay, spend time with friends and family. Diba? Pinapayo kay mami, kay daddy, sa mga utol, mga pinsan. Nandiyan ba ang spend time with family? Alright! Oh, guys! Alright. Let's read all these one by one. Number 6. Work. Work. Just work. Number 4. Manigarilyo. Just smoke. Number 3. Matulog. Number 2. Tama si Bianca, kumain, matatamis, kumain ng kahit ano. And finally, ang top answer natin ay Travel. Getaway. Anyway, round 1 goes to the Blackman Family. Meron na sila 6 points. Pero nothing to worry about, guys, kasi may 3 rounds pa naman tayo. Chill lang.
At itutuloy na natin ang bakbakan ng Team Henares-Pitt at Team Blackman sa pagbabalik ng Family Feud. So bad. Yeah. So ito yung lesson. Yeah, sorry. Go. I was going to say, we had some of the answers on there when we discussed, but we ended up going with one of the wrong ones. So a little bit frustrating. The lesson is, pakinggan mo yung asawa. Listen to your wife. Welcome back po dito sa Family Feud October Best. Ang saya at kapremyo. Masaya rin ang Blackman Family dahil may 6 points sila. Yeah. Ang Team Henares-Pitt. Nako, may chance pa silang bumawi for sure. Kaya eto na. Let's call in our next players, Joshua and Bianca. Come on, let's play round 2. Wow. Okay, before the main question, Josh, you've visited the country many times already. So, what's your favorite thing about the Philippines? Apart from the people who have shown us so much support and we really appreciate them, it's got to be halo halo. Don't worry, you're going to have so much halo halo later on. Good luck, Joshua. Good luck, Bianca. Here we go. Top 6 answers are on the board. Give an animal that can both walk on land and swim on water. Joshua. Turtle. A turtle. Survey says. What? Bianca. Hayop na kaya maglakad sa lupa, kaya rin lumangoy sa tubig. Palaka. Palaka or frog? Survey says. Meron. Bianca, pass or play? Play. Alright, Joshua, just be back. Let's go. In our spit, eto na. Trivia, si Crystal, ikakilala niya talaga si Geraldine. Crystal, paano kayo nagkakilala sa Australia? Doon na kayo nagkakilala. Kilala mo si Marga Tupas, yes? Yes, of course. Okay, so si Marga Tupas of Modern Parenting ang nag-introduce sa amin ni Geraldine. Wow. So, sabi niya, alam mo, dapat mag-meet kayo kasi parehong-pareho kayo. Masaya, jolly, and syempre married to an Australian. So, yan ang bonding namin ni Geraldine. Yeah, so anyway... Ito na, again, magbigay ka nga ng hayop na kaya maglakad sa lupa or kayang lumangoy sa tubig. Pagong. Pagong. Survey says? Sorry, nasabi na ni Joshua yung pagong. Oh, nasabi niya, he said turtle. Anyway, it's okay. You still have a chance, Justin. Go for it, Justin. Again, give an animal that can both walk on land and swim on water. Crocodile. Crocodile. Yeah. Si Lolo. Si Lolo. Tama. Galing. Galing. Survey says? You got it. Kaya, hayop na kaya maglakad sa lupa at kaya rin lumangoy sa tubig. Ah, ito, kaya pang lumipad. Pato. Pato! Survey says... You got it. Bianca, an animal that can both walk on land and swim on water? Seal. Seal. Sa Australia, may mga seal. There are seals in Australia, right? Not the same. Seal. Right, okay. Blackman Family, meron na kayo sagot? All right. Gustav, back to you. Ano pa kaya? Snake. Okay. Ahas. Snake. Nandiyan ba ang ahas? Uy! Wala. Alright, let's see. Mukhang alam na lang. Ryan, ano ba to? Chicken. Chicken! Great, man. Aso. Aso! Oo nga, no? Alam mo yung aso. Joshua? Human being. A human being? Okay. Again. But Geraldine, I'll repeat the question. Magbigay ng hayop, okay? Na kaya maglakad sa lupa at kaya ring lumangoy sa tubig. Aso. 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 Meron kasi langoy aso na tinatawag, di ba? Mukha ganun-ganun, langoy aso ka lang ganun. Survey, nandiyan ba yan? Alright, let's see ano yung mga hindi nahulaan. Everybody, number 3, please. Again, survey ito, ha? Hindi ibig sabihin tama to, pero survey talaga. Number 2. Pusa. Takot sila sa water, di ba? Yeah, no, but yun talaga po ba? I mean, weirdly enough, that's what they answered. Tuloy ang saya ng Blackman Family dahil nanalo sila sa round na ito. Meron na silang 79 points. Pero... Malaki pa rin ang chance na mag-comeback ang Henares-Pitt because we still have 2 rounds left. So we can still do it. Now, magbabalik po agad ang Family Feud. You're still watching Family Feud.
Time for some October best greetings. Mula po rito sa Family Feud, kinukumusta natin ang mga Filipino communities. Diyan po sa Australia, lalong-lalo na po dyan sa New South Wales, sa Queensland. Hello po sa inyo. Sa Victoria, sa mga kapuso natin dyan. Sa Sydney, sa Melbourne, sa Blacktown, and sa Tasmania. Happy, happy viewing po sa inyo. Thank you. Just please like and subscribe sa aming po mga social media accounts para updated kayo sa aming content. At now, quick recap po na scores. Ang Blackman Family pa lang ang may 79 points. Habang hahabol ang Henares-Pitt. Kaya ito na, ready na mag-face off si Ramiel at Crystal. Let's play the third round. All right, let's do this, guys. Let's go. Top six answers. Ito, birthday mo pala. Pero, wala kang pera. So, ano ang gagawin mo? Crystal. Magpapalibre. Magpapalibre, siyempre. Survey says. Oh, galing ha. Ramiel, again ha, birthday mo. Pero wala kang pera. Birthday ko, wala akong pera. Nanghihingi sa magulang. Manghihingi sa magulang! Nandiyan ba yan, manghihingi sa magulang? Wala! Crystal, pass or play? We are going to play. Alright, ito na yun. Ramiel, balik muna. Let's go, Crystal. This is it. Justin, it's right. Your birthday, but you don't have any money. So right. What will you do instead? Spend time with family and friends. Spend time with family and friends. That's right. Because it's important here in the Philippines. That's free. Everyone likes to spend time that's with their free. Family. You don't friends. Need money for that. And it's free. It's free. Okay, so happy ni Justin. Spend time with family. Nandiyan ba yan survey? Wala, wala. Anyway, Quark, again, birthday mo. Wala kang pera. Anong gagawin? Magdadasal. Magdadasal. With or without money, kailangan mo magdadasal. Survey says, great. Yan ka, birthday mo, pero wala kang pera. Anong gagawin? Facebook. Mag-online ka na lang. Facebook. Survey says? Wala. Kaya na, nag-ahadal na. Crystal? Birthday mo, pero wala kang pera. Anong na lang gagawin mo? Pupunta sa luneta. Pupunta sa park. Sa park! Saka, libre yun. Bakit hindi? Pupunta sa luneta. Survey says? Alright, Ryan. Birthday mo kung wala ang pera, ano gagawin mo? Magtra-trabaho. Trabaho. Tuloy lang, work lang, Ramiel. Tambay na lang sa bahay. Tambay, it's your birthday but you don't have any money. What will you do instead, Joshua? Go to sleep. Go to sleep! Oh, that's interesting. My Geraldine? Gosh. Okay, mukhang torn ka ba? Dami mga suggestions. Again, imagine, birthday mo, wala kang pera. Ano gagawin? Magtatrabaho. I'm gonna get a job. Alright, magtatrabaho. Papasok pa rin sa opisina. Services? Alright guys, sabay-sabay natin tignan. Number two. Joshua, you're right. You're just gonna sleep. Number three. Sabi ni Rinyel, wala lang, sa bahay lang. Number five. Mangungutang. And finally, number six. Drink alone. Wala, just be alone. Alright, dahil dyan, after three rounds ang score, Blackman Family 79, pero Henares-Pitt 100 points. We will have one final round at yan ang pinaka-exciting natapatan. Susunod na yan sa pagbabalik ng Family Feud. We're gonna come back. The important rounds. I know. What's going on? I know. Pero, babalik kami. Yeah, babalik kami. No, we're just looking for a good game, but 100% we're gonna win. Para exciting ng konti. So, there's a little competition. Kasi syempre, pag third round, sila na naman nanalo. Wala na, boring na, right? So, kailangan may konting excitement, may konting competition. Nagpapalik ang Family Feud. Right now, nagahabol ang Blackman Family with 79 points. Habang ang team Henares-Pitt ay may 100 na. Kaya ito, hindi pa final ang mga scores ha. At pwede pa magbago ang ihip ng hangin. Kaya magkakaalaman na. It's all up to Ryan and Justin. Let's play the final round.
Good luck. Triple points round. Good luck, Ryan. Top four answers. Name something you bake. Justin. Cake. Cake. Simple, di ba? Services. All right, top answer. Justin, pass or play? We're gonna play. All right, let's go play the final round. Quark, eto na, final round. Quark, something. Name something na binibake. Okay, cookies. Cookies! Nandiyan ba ang cookies? Wow. No. Bianca, something na binibake. Cupcake. Cupcake. Kung may cake, cookies, may cupcake. Uy, wala. Ay, ito, si Crystal nagbibake, sure ako. Crystal, something na binibake. Pandesal. Pandesal. Tama. Of course, every day, every morning, 3-4 a.m., marami nagbibake ng pandesal. Nandiyan ba ang pandesal? Uy! What? Alright, Blackman Family, get ready. Oh my God. Justin, you have to get this. Name something. Name something you bake. I'm trying to think like a Filipino. Like a casserole. Casserole. It's a dish. Casserole. Nandiyan ba ang casserole? Walang casserole. Ano kaya to? Guys, all right, this is your chance. Ryan, okay. Name something na binibake, Ryan. Pancake? Pancake? Rimmel, something na binibake. Potatoes? Oh, sarap to. Baked potatoes. Joshua, name something that you bake. Yourself, when you get sunburned. Geraldine, something na binibake, Geraldine. Pag nakuha nyo to, panalo na kayo. Pero, if you don't get this, they will win. Gosh. Geraldine, something na binibake. Kasi diba, you can bake naman the pasta, so you make like pasta bake. Mm-hmm. Pasta bake. Pasta, okay. Macaroni. Guys, nandyan ba ang pasta for the win? Alright, and number four. Tahong. Mussels. Baked mussels. Baked mussels. Oh wow. Our final score, Blackman Family 367, Henares-Pitt 100 points. Oh wow. Thank you very much, Justin. Thanks. You played so well. Thank you played well. Thank you very much. Bianca, thank you. Quark, thank you. But don't leave yet. We still have one more round. Dala muna kayo. At siyempre, Geraldine, kalabak, ha? Ha? 100,000 pesos. Oh my God! Geraldine, kailangan ko ng dalawang players sa ating fast money. Sino maglalaro? Ako. And Ryan. It's gonna be Ryan and Geraldine. Good luck sa fast money. Ito na po yung makapigil hindi ng fast money round sa pagpabalik ng Family Feud. We had a good time. Masaya siya. Sobrang saya. Thrilling. Medyo thrilling. Hindi mo alam kung ano ba yung lalabas na answer. So, exciting talaga siya. Yes. And I'm glad I won my round at the front. That's all I wanted to do. Yeah, I'm happy. Yeah, good work, good work. Yeah. Welcome back to Family Feud. October best of saya para kay Geraldine at ang Blackman Family. Kasi nanalo na sila ng 100,000. Pero, syempre, magiging mas masigla sila kung makakapag-uwi sila ng total cash prize of 200,000. Yes, please! Yeah. At syempre, Geraldine, may 20,000 din ang napili yung charity. Ano napili nyo? Kapuso Foundation. Thank you very much. Okay, bago tayo mag-start, Geraldine, gusto mo isang one last shout-out sa mga kababayan natin, yung mga kasama natin Pinoy sa Australia na nanonood? Yes. So, thank you. Thanks everyone who are watching right now, Family Feud, sa mga taga-Sydney. So, we are from Sydney, Australia. So, I know all of you guys are watching right now. And to all the Filipinos in Queensland and in like everywhere in Australia. Thank you for watching. There you go. Good luck. Give me 20 seconds on the clock, please. Here we go. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano kabango ang hininga ng ex mo? Go. 2. Sa anong gawaing bahay magaling ang iyong tatay? Car wash. Name something na malagkit pero hindi kinakain. Oh my God. Akilikili. Name, day of the week na maraming namamalengke. Sunday.
masasaktan kapag sinabihan ka na ikaw ay blank. Pangit. Let's go, Geraldine! Okay, on a scale of 1 to 10, gaano ka bango ang hininga ng ex mo? Sabi mo, dos. Dalawa. Second level sa sobrang baho. Oh my God! Ang sabi ng survey dyan ay, uy, ba? Sa anong gawaing bahay magaling ang iyong tatay? Sa pagka-car wash, di ba? Anything that has to do with cars. Sabi ng survey natin ay, uy! What? Something na malagkit, pero hindi kinakain. Sabi mo, kilikili! Ang sabi ng survey ay, wala! Kilikili. Anyway, day of the week na maraming namamalengke. Ito, sure ako, Sunday. Ang sabi ng survey dyan ay, masasaktan kapag sinabihan ka ikaw ay blank. Ang sabi mo'y, hangit! Ang sabi ng survey, yes! 88, not bad. Not bad, Geraldine. Balik ko tayo. Let's welcome back Ryan. Ryan, good news. Si Geraldine ay nakakuha ng 88 points. Okay, kayang-kaya mo. Ibig sabihin, 112 to go. So at this point, makikita na ng mga viewers ang sagot ni Geraldine. Give me 25 seconds. Good luck, Ryan. Scale of 1 to 10. 10 being the highest. Gaano kabango ang hininga ng ex mo? Go. 8. Sa anong gawaing bahay magaling ang iyong tatay? Paglalagare. Name something na malagkit pero hindi kinakain. Slime. Day of the week na maraming namamalengke. Saturday. Masasaktan ka pag sinabihan kang ikaw ay blank. Mataba. Let's go, Ryan. Alright, scale of 1 to 10. Gaano ka bango hininga na ex mo? Sabi mo 8. Ang sabi ng survey dyan ay, top answer! Sa anong gawaing bahay magaling ang iyong tatay? Sabi mo sa paglalagare. Sabi ng survey. Wow! Ang top answer ay pagluluto. Pagluluto, cooking. Name something na malagkit pero hindi makain. Sabi mo, slime. Sabi ng survey dyan ay, wow! Ang top answer ay glue. Glue. That's the top answer. Day of the week na maraming namamalengke, sabi mo, Sabado. Ang sabi ng survey dyan ay, pwede! Ang top answer is Sunday. Ryan, 7 to go. 7 points. Ngayon, masasaktan kapag sinabihan kang ikaw ay mataba. 7 points. Ngayon, ang tanong, masasaktan ka ba kung hindi umabot ng 200 to? Yes! Siyempre, ayaw namin masaktan ka. Tignan natin, nandyan ba ang mataba? Yes! Congratulations, Blackman Family! You have won a total of 200,000 pesos! Ang top answer doon sa panglima ay pangit. Alright, Geraldine, ano masasabi mo sa pagkabalalo mo? Oh my gosh! That wasn't expected. pero talaga, hindi man expected talaga na. Pero ano, oh my gosh! So happy, overwhelming. Like, ang so galing. Thank you. Joshua, I hope you had fun. Thank you. I hope you had fun. Of course, Justin, I hope you had fun. Thank you very much. Thank you for having us. Salamat, the Aussies. Oh my God, Bianca. And Derek Lawyer. Grabe, maraming salamat, guys. Isa na namang October Best episode ang hininda namin bukas. Kaya kita, kids. Kaya maraming salamat, Pilipinas. Ako po si Dingdong Dantes, araw-araw na maghahatid ng saya pa premium. Kaya makihula at manalo dito sa Family